So, sobrang daming nag-aabang talaga sa inyo, guys. Nailabas ko itong full review natin. Of course, nandito kasi yung ating price reveal for the Oppo Reno 6 5G. And of course, not just the Oppo Reno 6 5G, but also their Oppo Reno 6 Z 5G. Hey guys, it's Ritagal Mary and welcome back to my channel. I'm sure, guys, ina-anticipate nyo to dahil ako rin. Alam ko na yung price and mamaya pag-uusapan natin yan very quickly. So yeah, pag-usapan na natin yung kanyang pricing. The Oppo Reno 6 Z 5G, again, ito yung ating smaller brother niya, which retails for 19,999 pesos. And then, of course, the big brother, we have the Oppo Reno 6 5G, which cost 26,999 pesos. Okay, so tigi isang variant lang din yung choices natin from each. So yeah, baka yung iba dito ay mga na-shocked or yung iba naman dito ay expected na nila. So I'll give you guys a few moments para huminga. Kung natuwa ba kayo or nalungkot? Okay, time's up. Let's talk about the price. Is it really a good buy or... Actually, hihimay-himayin natin yan in today's video per category. Oppo's premium lineup, guys, for the mid-range device. Dalawa yung nirelease nila dito sa atin sa Philippines. Wala tayong pro version. The focus today is, of course, yung big brother sibling ni 6Z na Reno 6 5G. So, based on looks alone, I would say talaga, guys, na it could live up to its price. Talagang pang 26,000 yung dating ni Oppo Reno 6 5G. It doesn't just look good, but it also feels good in hand. Although, yun nga lang, guys, if you're gonna hold the Oppo Reno 6 5G for a long period of time, hindi nga lang siya yung most comfortable smartphone na makikita mo sa market right now. Lalo na if i-compare natin yung feel and comfortability of holding yung small brother niya na 6Z. Meron siyang smooth matte finish with an iridescent glow that changes the colors as the light falls on it. Kung hindi niyo gusto yung kulay na Aurora, it's also available in Stellar Black, which is also a really nice color, guys. Kahit na black lang siya. Actually, yung black na yon na meron si Isa, it's probably the best black smartphone na nakita ko. Of course, this year 2021. The panel is also fingerprint resistant, which is good para sa akin and of course to the majority that are watching right now. Hashtag pasmado life is real. Talaga namang ginawang official hashtag. So yes, yung overall appeal ng phone talaga sa akin, guys, talagang mataas dahil doon sa kanyang matte finish and of course, flat edge design. Now, why do we always compare it to the iPhone 12 series? Well, obviously, guys, kasi hindi naman sila yung una na nag-release ng flat edge, hindi si iPhone, okay? Marami tayong mga smartphones na lumabas for the past few years na may ganitong klase ng design. But then again, Apple kasi is, of course, very popular, not only in name, but also in performance, which is why we always coordinate the flat edge design to their 12 series. The question is, Mary, dapat ba namin bilhin yung Oppo Reno 6 5G dahil lang na kamukha siya ng iPhone at gusto namin ng iPhone pero hindi namin afford? Short answer is, of course, bakit naman hindi? Hindi ko naman kayo i-judge, guys, if ang basis ng pagbili nyo ng isang smartphone ay based on looks. Yung camera house niya, of course, guys, meron siyang word na 64 megapixels AI camera na naka-attach sa kanya. Additionally, guys, ang Oppo Reno 6, it is also super lightweight at 182 grams and 7.59 millimeter thickness. Making it more sleek and attractive, guys, dahil nga rin nga doon sa hindi naman siya kakapalan. Sabi naman ng Oppo na Corning Gorilla Glass 5 ang protection ng ating display, but wala po silang na-mention about the back panel, so I really am guessing, of course, it's made of polycarbonate plastic, but it's the kind of plastic, guys, na hindi mukhang plastic. Kung mapapansin nyo, kahit na tinatap ko rin siya, guys, hindi siya matunog or yung tunog plastic na usually na nakukuha natin sa mga mid-range devices kapag tinatap natin ng ganito. Now, let's talk about the buttons. First thing first, guys, wala po tayong headphone jack and pangalawa, wala rin po tayong expandable storage. Actually, yung lack of headphone jack and expandable storage, this is already expected from a smartphone ranging from 20,000 pesos to 30,000 pesos. Tignan na lang natin, of course, yung OnePlus Nord 2. Pero kung ikukumpara naman natin sa A72, ito naman kompleto, may headphone jack and expandable via micro SD card. Anyway, I'll be doing naman, guys, a comparison. I really am planning on doing a comparison between, of course, the Oppo Reno 6 5G and the
Samsung Galaxy A72 5G. Pansin ko lang, no, paganda ng paganda yung mga smartphones natin, and I'm not really complaining. Yun nga lang, for you guys, medyo mas mahirap mamili ng smartphone. Siguro ang kina-disappoint ko lang sa phone na to, for the price niya ha, wala po siyang stereo speakers, and yeah, medyo lacking lang din ng konti yung loudness ng kanyang speaker. So yes, kung matatakpan natin ng speaker sa ilalim, halos wala na talaga kayo maririnig na sound sa kanya. So kung gusto niyo ma-experience yung best quality ng audio niya, I suggest we use an earphones or a wired earphone na buti na lang meron tayo sa loob ng box niya. So may bago tayong dalawang smartphones na galing sa brand ng Oppo. Today, pag-uusapan natin yung bagong Oppo Reno 6Z 5G and the Oppo Reno 6 5G. And welcome back to my channel. Sorry guys, pasensya na kung medyo natagalan tayo for the Oppo Reno 6. Ito yung kinagusto ko sa kanya guys, lalo na if we were to compare the device to the OnePlus Nord 2, kasi yung OnePlus guys, walang dongle, wala ring earphones. Yung Oppo, kahit papano may earphones naman sa box na USB Type-C. So kahit papano, hindi mo naman din mararamdaman na wala siyang headphone jack. Meron din siyang under-display optical fingerprint sensor. Itong sensor na to guys, it's speedy naman and pretty accurate most of the time. And the face unlock niya guys is faster on this device. Although some people guys, I'm not sure if I'm not just nitpicking, pero yung placement ng fingerprint sensor niya medyo mababa lang ng konti. Kung mapapansin nyo, ito yung fingerprint sensor, and if hahawakan na natin siya and of course i-reach, medyo struggle konti. But again, it's not that important when choosing a smartphone. Now, speaking of the important, of course, isa sa pinaka-importante para sa akin ay isang magandang display. And guys, hindi naman ako dinisappoint ng Oppo Reno 6 5G. Maganda ang display na meron tayo dito. And to be specific, it has 6.43-inch of AMOLED display with full HD plus resolution and 90Hz refresh rate support. And yung kanyang fast refresh rate, of course, it ensures smooth scrolling and flicking between applications. May option naman tayo guys to lower it down to 60Hz. Unfortunately, wala tayong adaptive fast refresh rate dito, or yung kinatawag na auto switch, which will help to save a lot more battery. Lalo na guys, that the device is much more expensive compared to other devices na may ganitong klase ng feature. Ang panel natin, meron din siyang punch hole cutout for the selfie camera on the top left side of the device. The device, I would say guys, is plenty bright, especially outdoors. Ito ang importante. And under harsh sunlight. Decent and okay na okay ang kanyang color accuracy. The screen also offers a good viewing angles guys, probably dahil na rin doon sa kanyang flat display and of course minimal bezel action. Kung mapapansin nyo guys dito sa ating camera, sobrang nipas lang talaga ng bezels niya and of course the chin. Yeah, making it look more premium, hindi lang yung kanyang likod but also the display. In terms of the dark mode settings, ito naman guys ay pwedeng i-customize at baguhin ang ating style if we want it medium or gentle, and of course we can also customize it na third-party applications lang yung naka-dark mode or hindi. Aside from that, of course, pwedeng baguhin ang kanyang screen color temperature and screen color mode into gentle or vivid. It also has this called video color enhancer na kung saan yung SDR to HDR technology natin, it widens the color gamut for a better visual effect. It also has the edge lighting na pwede nating i-turn on if we want effects, especially if we receive notifications. And of course, since AMOLED display nga ang meron tayo dito, always on display meron tayo na kung saan makikita natin dito yung time, date, battery percentage, and of course, notifications. Ngayon, ang performance. Ang Oppo Reno 6 5G guys ay merong MediaTek Dimensity 900 SoC paired with an 8GB of RAM and 128GB of storage. The chipset comes with HSR or High Speed Rail mode for gaming that will search and connect to the lowest latency cell tower to minimize ping. Of course, we did our usual AnTuTu benchmark test and was able to get a high score naman guys, although medyo typical na yung ganitong score guys sa kanyang price point. Lalo na may mga smartphones tayo na kayang kumuha ng ganitong score katulad ng Poco X3 GT, even the OnePlus Nord 2 na mas cheaper ng konti dito sa device na to, you will have no problem naman guys sa pag-accomplish ng mga day-to-day task nyo such as calling, texting, and of course browsing the web and social media. Expected naman na ito sa isang smartphone na may 8GB of RAM. So yes, the phone is indeed excellent when it comes to multitasking. Nakatulong din talaga ang 90Hz
refresh rate niya when it comes to scrolling and flicking between screens appear smooth. Now, as for gaming, guys, we played Asphalt 9 and of course, yung ating Genshin Impact. The phone performs adequately well, especially when running games with smooth graphics and frame rates. Although yun nga lang, it's not really the best device whenever we play Genshin Impact at 60 FPS. Smooth ang gameplay, guys, although hindi maiwasan yung frame drops na very obvious din na makikita nyo sa ating B-roll. So yeah, there were occasional hiccups, guys, or frame drops during longer game sessions. Nothing deal-breaker, pero if you're someone who is very, very into gaming, baka medyo mamahalan lang kayo ng konti for its price doon sa chipset na meron tayo, lalo na may mas mataas na chipset, yung OnePlus Nord 2. Pero kasi yung OnePlus Nord 2, guys, medyo umiinit talaga yung device. So, dito sa phone naman na to, hindi ko siya masyadong na-experience, which is good. The question is, does it offer premium performance? Hindi siya premium level, guys, ha? Pero I would say sakto lang naman doon sa kanyang presyo. Now, moving on to the software. Ang Oppo Reno 6 5G, guys, it runs on the Android 11 on top of ColorOS 11.3. Although, of course, guys, expected from ColorOS, medyo malapit na talaga siya sa stock Android, which is good. Habang tumatagal, paganda na lang paganda yung skin na meron tayo sa Oppo. Lalong-lalo na nalaman natin na nag-collaborate nga po ang OnePlus, yung kanilang skin na Oxygen OS. Kung mapapanood nyo yung OnePlus Nord ko after this video that I will be uploading this weekend, malalaman nyo yung sinasabi ko. In-explain ko kasi doon. So yeah, it provides plenty of customization options and decent look. Although yun nga lang, guys, medyo maraming bloatware tayo dito sa Oppo Reno 6 5G. And yung ibang applications na third party, guys, hindi pwedeng i-uninstall. Now, camera performance and camera samples. Actually, dito talaga, sabi ni Otto, hindi talaga tayo i-disappoint dahil impressive yung kanyang camera and of course, camera features. I think Oppo did put a lot of effort this time. And a good example for that, guys, is 64 megapixels ang kanyang primary lens, 8 megapixel ang ultra-wide shooter niya, and 2 megapixel macro sensor. And yung 2 megapixel mono lens, guys, I think present ito sa pro version niya na again, hindi naman nilabas sa atin. Ang primary 64 megapixels niya, guys, detailed and vibrant ang shots natin in daylight with good colors and dynamic range. And then when it comes to low light images, yung lens natin, guys, it produces decent shots. Although, there are a fair amount of noise pa rin na hindi maiiwasan. Buti na lang, guys, merong night mode tayo dito sa Oppo Reno 6 5G. That can be used even on ultra-wide, 1x, 2x, and 5x. Meron ding mga interesting features, guys, ang Oppo Reno 6 5G that we also discussed doon sa ating first video, katulad ng Oppo Bokeh Flare Video Mode that adds cinematic effects in portrait videos. These features, guys, ma-appreciate ng mga tao, lalo na doon sa mga gustong i-elevate yung kanyang videography level sa kanilang device. Now, for taking videos, the Oppo Reno 6 5G is capable of shooting at 4K videos at 30 FPS. Wala po tayong stabilization, so the videos will kind of suffer from shake and electronic stabilization kicks in kapag tayo naman ay naka 1080p recording. Now, for the selfie photos, napansin ko, guys, medyo aggressive lang ng konti yung ating beauty mode sa Oppo Reno 6 5G. So, I suggest i-lessen natin ng konti, lalong-lalo na naka-turn on ito by default. So, 32 megapixel selfie camera offers good detail, guys, and colors are still accurate naman, katulad ng meron tayo sa rear camera. And good news, as usual from Oppo, guys, may night mode tayo na pwedeng gamitin sa front camera. Ngayon, huling-huli, battery life. The Oppo Reno 6 5G, guys, meron siyang 4,300 mAh of battery. It also supports 65W of fast charging. Ito yung pinaka-main difference na meron tayo kung ikukumpara natin siya sa Oppo Reno 6 Z. 4,300 mAh, guys, okay sa akin yung battery niya. It did give me almost all the power that I need for a day. Yun nga lang, it really needs to be charged sa gabi. Hindi nga lang natin siya pwede kumpara sa mga battery champ na meron tayo, lalo na from Samsung. And of course, yung mga phones natin na merong 5,000 mAh for a lower price point. So, if you are a power user who consumes a lot of content like watching YouTube videos and of course, extensive gaming, expect nyo na, guys, na kailangan nyo talagang i-reach out yung kanyang charger na 65W most of
the time. Siguro, para lang naman sa akin, guys, since lalo na ngayon na nagbe-video ako and nagbe-B-roll, twice kami nag-charge ng device. Buti na lang, guys, mayroon siyang 65-watt fast charging that ensures us that we can charge the device up to 0 to 100% in not more than 40 minutes. And to be exact, we got around 37 minutes of charging. Probably dahil maliit lang din naman ang battery niya, guys. Kaya, mabilis na yung charging, mas napabilis pa dahil sa kanyang 4,300 mAh. Which is, again, guys, extremely impressive and convenient para sa akin. Especially to those who are always on hurry and ayaw nila, guys, na matagal mag-charge yung phone nila at gusto pag-alis, fully charged na agad. So, Oppo Reno 6 5G, do you think, Mary, it stands out from its competitors, lalong-lalo na sa kanyang pricing? So, amidst to its competition, guys, para lang sa akin, opinion ko lang naman to as someone who prefers having good display and of course having a really pretty design. Alam niyo naman ako, guys, kumikinang ang mata pag nakakakita ng isang good-looking smartphone. Smartphone lang, guys, ha? hindi tao. Eye-catchy talaga yung kanyang design and it really is a looker. Kaya meron naman good-looking smartphones, guys, sa market ngayon na mas mura. Katulad ng OnePlus Nord 2, yung 2, guys, ha? And of course, the Samsung Galaxy A72. But then again, the Oppo Reno 6 5G kasi, guys, it really is a good blend of good looks and right performance. So guys, if you wish to have a smartphone that stands out from the crowd under 30,000 pesos, the Oppo Reno 6 5G becomes a very obvious recommendation talaga. It has a decent battery life, impressive charging capability, and of course, a very capable performance. Hindi siya impressive pero capable naman. So yeah, that's pretty much it. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan dito sa device na to, guys, ay yung lack of stereo speakers. Kayo, kung tatanungin ko kayo, guys, bibili na ba kayo ng bagong Oppo Reno 6 5G? Let me know, guys, in the comment section below. Again, it's your Tagal Mary and see you on my next video. Bye!